Mga saisayang araw po, it's Xiao time! Minsan, mayroong isang Pilipino mag-aaral ng doktorado sa sikolohiya na nasa Estados Unidos na sobrang naiinis sa pahayag ng kanya mga profesor sa Northwestern University. Wala raw sikolohiya ang mga Pinoy. Kaya naman, sa kanyang pagbabalik, gusto niyang patunayan na mayroon tayong sariling sikolohiya at pag-iisip. Ang mag-aaral na ito, si Professor Virgilio Gaspar Enriquez, Ph.D., na isinilang noong November 24, 1942 sa Santol, Balagtas, Bulacan. Ang pagkainis ni Doc E. ay nagdulot ng kanyang paghahanap sa pagkataong Pilipino at nagbunsod sa kanyang pagtatatag ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino o PSSP noong 1975. Ang naging suliranin ng Agham Panlipunan sa Pilipinas noong kanyang panahon ay masyado ang pagkapako sa pagbasa ng pagkataong Pilipino sa mga modelo at konsepto na nagmula sa ibang bansa. Sa kanluraning sikolohiya, personality ang pinag-aaralan mula sa salitang persona na klasikal na Griego para sa maskara. Ibig sabihin, tinitingnan ang pagkatao mula sa labas dahil mayroong maskara. Kontrolado ng tao ang maaari niyang ipakita sa kanyang pagkatao. Ngunit, ayon kay Enriquez, ang sikolohiyang Pilipino ay mas masaklaw. Tinitingnan nito kapwa ang loob ng kaisipan ng tao at ang labas o ang pakikitungo niya sa lipunan. Sa gitna ng loob at labas ng pagkatao natin ay ang core value ng kapwa o shared identity. Iyon bang nakikita mo ang sarili mo sa iba? Kung papansinin ang katumbas nito sa Ingles na other, ay iniiba mo ang iyong sarili. Ngunit kapag sinabi mong kapwa, itinuturing mo rin siya bilang katulad, kapantay. Kumpara sa pakikisama, mas makabuluhan sa atin ang pakikipagkapwa. Gayun din pinahahalagaan din ng bayan bilang core values ang pakiramdam at ang kagandahang loob. Gayun din may mga surface values tayo tulad ng bahala na, lakas ng loob, pakikibaka, hiya, utang na loob, pakikisama, biro, lambing, tampo, at mga societal values tulad ng karangalan, katarungan, at kalayaan. Ang mga pagsisikap ni Enriquez sa pagsasa Pilipino ng Agham Panlipunan ay sinundan ni na Prospero Covar nang dalumati niya ang Pilipinolohiya sa pag-aaral ng kulturang Pilipino at ni Seyo Salazar nang dalumati niya ang pantayong pananaw sa pag-aaral naman ng kasaysayan. Ngayon, ang pagsasa Pilipino ng Agham Panlipunan ay marami ng tagasunod sa iba't ibang pamantasan sa buong Pilipinas na ipamalas si Doc E. ang bisa ng wika sa akademya. Ang mga konsepto kung maiintindihan ng marami sa nakikinig ay hindi na lamang mga abstraktong ideya kundi nagiging totoo at buhay sa mga tao. Ito ang nadarama ng mga tao sa tuwing nakikinig sa kanya. Ipinakita rin niya ang bisa ng wikang Pilipino sa pakikibaka. Kaya naman, ayon kay Seyo Salazar, sa panahon ng represyon ng batas militar, marami sa mga aktivista ay kinukop ng sikolohiyang Pilipino. Ang payo niya noon sa isa sa kanyang masugid na estudyante na si Rogelia Pepua, kapag inaasar ka at kinaiingitan ka, ang iganti mo ay publication. Mag-publish ka, dyan mo ibuhos ang iyong sama ng loob. Sumakabilang buhay si Doc E. noong August 31, 1994 sa San Francisco, California, USA. Doc E., Ver Enriquez, salamat sa ambag mo sa pagbubuo ng aming bayan. Ako po si Xiao Chua, para sa telebisyon ng bayan. And that, Xiao Time.